Sinasabi na habang tayo tumatanda, tayo ay may pinagkakatandaan. Pero maaari din namang habang tayo ay tumatanda, tayo ay nagiging mga palatandaan. Sa ating ebanghelyo, mukhang nagalit siya ito. Sabi niya, this is an evil generation. It seeks a sign. Naghahanap ng palatandaan na may Diyos. Para sinasabi ni Jesus, huwag na kayong maghanap ng palatandaan sapagkat kayo mismo ang palatandaan. Don't look for signs because you yourselves are the signs. Isa sa magandang compliment o papuri na masabi sa atin na ito, pag sinabihan ka ng ganito, alam mo pare, alam mo mare, pag nakikita kita, para nakikita ko ang Diyos. Pag narinig kitang magsalita, magbigay ng payo, magbigay ng pangaral, parang narinig ko si Jesus. Pag nakikita ko yung pagmamahal mo sa asawa mo, sa pamilya mo, nakikita ko yung pagmamahal ng Diyos. Pag nakikita ko yung sakripisyo mo, yung paghirap na ginagawa mo para sa mga mahal mo sa buhay, nakikita ko ang sakripisyo ng Diyos. Pag nakikita ko yung tulong na ginagawa mo sa mga nangangailangan na hindi naghahanap ng kapalit, nakikita ko yung gawain ni Jesus. Pag nakita kitang nagpapatawad, nagpapakababa, pag nakita kitang ipinagtatanggol ang mga naapi, pag nakikita kitang inaalagaan ang mga may sakit, ang mga matatanda, ang mga bata, ang mga kawawa, pag nakikita ko si Jesus. Kaya naging palatandaan tayo. At maring dahil sa ginagawa natin to, may mga taong muling bumalik sa simbahan, muling naging malapit sa Diyos, nagbalik loob, nagbago ang buhay, because we provided them with the inspiration. At ang kainaman kasi nito, maring hindi natin alam. Dahil sa atin pala, may mga taong nagbalik loob, naging mas malapit sa Diyos. Hindi natin alam. We're not even aware that people are watching us. But what we are aware of is that God is watching us. Kaya yan ha, sabi ng Ebanghelyo, huwag na kayo maghanap ng palatandaan sapagkat kayo mismo ang mga palatandaan na may Diyos dito sa mundo. Tandaan natin yan.